medyo hirap ka matulog. Oh, yung mga nag-react halata, mga tagababad sa cellphone, no? Buti na lang yung mga bagong cellphone na yun, marami ng innovation, may speaker na, no? Pwede mo na ilayo sa ulo, pwede rin headset, no? Para may layo sa ulo. So, maganda lang yung cellphone, may solution. Eh, ito kaya, may solution kaya ito, cell site. Alam mo, aandar yung cellphone mo kung wala cell site. Eh, kung yung cellphone mo, nagpapainit ng tengo mo dahil sa microwave, ito yung pinanggagalingan ng microwave. Malakas pa ito. Tapos yung bahay mo nasa baba lang ng cell site. May magagawa ka ba? May magagawa ka ba? Kaya nyo ba paalisin yung cell site na yun? Malabo, no? Higanti kalaban mo dyan. Smart saka globe, di ba? Mga higanti yan. Hindi mo magagawa yan. So mamaya bibigyan natin ng solusyon. Ito, mga chemicals katulad ng mga industrial waste. Hindi lang industrial waste, pati yung mga tinatapon natin at yung sinusunog nating mga basura. Right? Ito pa, mga toxic exhaust galing sa mga sasakyan. Kung ano binubugan ng sasakyan, yun rin ang binubugan ng power plant. Mga planta na gumagawa ng kuryente. Di ba? Sa bahay, itong bahay, may chemical na paborito tayo. Ito yung tinatawag, Sonrox, di ba? Madalas lahat, halos lahat gumagamit ng Sonrox. Sinong hindi pa nakaranas gumamit ng Sonrox? Oh, wala nang taas ng kamay. Ibig sabihin, lahat tayo nakagamit na ng Sonrox. Tama? Okay. Ngayon, tanong na. Sino dito gumamit ng Sonrox panlinis sa banyo? Taas ng kamay. Yung ibang hindi nagtaas ng kamay. Wala kayong banyo? Joke lang. Anyway, baka social, toilet duck, o kaya muriatic acid. Ganun. Anyway, but I presume lahat tayo nakagamit na ng Sonrox. And imagine nyo, right now, imagine this. Lahat tayo naglilinis ng banyo gamit natin Sonrox. At ay, ngayon, i-describe ko ano nararamdaman nyo habang naglilinis tayo. Pag punas mo ng ganyan, ang mata mo hapde. Yung loob ng ilong mo parang nasusunog. Yung lalamunan mo parang may subasakal. Yung dibdib mo may mabigat na bagay, parang hirap ka huminga, parang may elepante. Tapos yung kamay nyo nangangati. Tama ba description ko? Yes. Ha? Have you experienced that? Yes. Alam niyo kung ano yun? Yung Sonrox, when you use Sonrox, it releases chlorine. Chlorine is a very, very powerful free radical. At yung naramdaman nyo is how free radical destroys your tissue. In other words, sira. Next. Ito pa. Mga pagkain. Paano nyo sasabihin sa akin ngayon na yung kinakain nyo ay safe? Masasabi nyo ba? Yung gulay na binibili nyo sa palengke, may spray ba? Wala. Baboy, manok, baka, paglabas pa lang, may saksak na kagad yun. Tama? Anong kakainin natin? Anong kakainin natin? Isda? Sigurado ba kayo yung isda na kinakain nyo, walang chemical? Ano yun? Ano yun? Ano? Formalin? Pang-imbalsa mo? Hindi naman lahat na mangingisda at mga tindero-tindera naglalagay ng formalin sa isda. Hindi naman lahat. Pero may mga loko-loko gumagawa nun. Right? Ngayon, sabihin nyo sa akin, paano nyo malalaman na isda na binili mo may formalin o wala? Matura na lang, may bit-bit-bit kang chemical na pang-testing doon. Alam na naman, tuwing mamamalingke ka, may bit-bit-bit kang chemical, titik. Testing mo, kada isa, titesting mo. Malas mo na lang kung yung nabili mong isda, may formalin. Kasi, pati bituka mo, imbalsamado. Di ba? But do you have any choice? May choice ba kayo? Kailangan mo pa rin kumain. Di ba? Pikit mata na lang tayo. Di ba? Oh, eto pa. Mga preservative. Isipin nyo, imagine nyo na lang ito. Tanong, kailan kinatay itong hayop dito? Kailan kinatay ito? Kaninang madaling araw. Tama? Pagdating na yung gabi, hindi na benta, gagawin mong longganisa o kaya tosino. Tama? Tama ba? Yes. Oh, kailan ibebenta yan? Bukas. Ibig sabihin, bago mabenta yan, mahigit 24 oras ng patay. Di ba? Eh, hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi siya nabubulok? Bakit hindi siya nabubulok? Sa tindi ng preservative na hinalo dyan. Ito, imagine nyo na yun to. Imagine nyo ito. Kung yung
preservative na nandyan, hindi kaya sirain ng mikrobyo yung karedal sa preservative. Ano kayang gagawin ng preservative niyan sa katawan mo? I-preserve na rin. Pero, tanong, paborito natin sa almusal, hindi ba? Tama ba? Bakit? Masarap yun pa rin. Balik pa rin tayo dun sa unang salita. Masarap. Diba? O, ito pa. The manner how you cook your food. Paano ka magluluto? Yung pinakasimpleng paraan sa pagluluto ay ang pagpiprito. Tama? O, walang problema ang pagpiprito. Ang tanong, ilang ulit yung ginagamit mantika ninyo? Ilang ulit? May sumagot sa akin. Ito matinding sagot. Hanggat hindi umiitim. May sumagot pa. Mas mayabang. Hanggat hindi nauubos. Natatawa kayo, pero I'm sure marami dito guilty ganun. Ama? Ngayon, eto. Papaliwanag ko lang sa inyo. Ang mantika is very safe. Pero every time you use that oil, lalo na pag masyado mainit yung oil, nasisira ang mantika and it forms carcinogen. Alam niyo ibig sabihin carcinogen? Cancer-forming chemicals. Okay? Ngayon, ginamit mo na yun. Nagamit. Depende sa katawan mo. Kung malakas ang resistensya mo, hindi. Right? Pero ito, tanong ko. Alam mo na yun na it can cause cancer. Gusto mo bang subukan kung tatamaan ka o hindi? Wala na sumasagot. Gusto mo bang subukan? Hindi na. So, alam ko na yun. Sabihin nyo sa akin. Simula na yun, isang beses lang gagamitin mantika. Tama? Eh, itong tanong ko lang na yun. Kayo ba bumibili ng manis sa kalsada? Bumibili ba kayo fishball sa kalsada? Bumibili kayo ng kwek-kwek sa kalsada? Bumibili ba kayo ng banana cue sa kalsada? Nagpapalit na sa mantika? Hindi. O, kala nyo lusot na kayo. Mamaya, bibigyan natin yung solusyon. Ito pa, isa sa paborito rin natin. Uy! Lalo na yung taba, kay manok, kay baka, kay baboy, na may sunog, na may tutong, di ba? Napakabango nun. Di ba? Nandun rin nakakonsentrate mga carcinogen. No, don't get me wrong. Wala akong sinasabing bawal kumain ng masarap. Pwede naman kayo kumain ng masarap eh. Eh, imagine nyo, pag tinang tanggal natin lahat ng sarap sa mundo, wala nang saysay buhay natin. Lord, ang dami mong iniisip, marami kang iniintindi. Pamilya mo, ultimo problema ng kapitbahay mo, iniintindi mo pa. Ano nangyayari sa'yo? Ang brain mo, maraming free radical. Free radical is the number one cause. Bakit maraming may cancer na yun? 20 years ago, pakinggan nyo, 20 years ago, number siya 8, walo ang tinalon niya. Mabilis ba yon? Given 5 years, imagine mo, lima, mutation, ano yung mutation? Mutants, na iiba itsura. Ano ibig sabihin nito? Minsan nangyayari ito, nanay ng anak, pagpanganak niya, ang anak niya kulang ang daliri, kulang paa, sumobra daliri, labas ang mata, no? Yung puso nakapatong o kaya mukhang kalabaw, mukhang palaka o kaya mukhang kapitbahay. Hindi kasali yun. Sinusubukan ko lang, nakikinig kayo. Hindi kasali yun. Ano sinasabi ng isang nanay pag ganun itsura ng anak? Napaglihian. Hindi po totoo yon. Ang paglilihi, when you say paglilihi, it refers to craving for food. Not normal yun na pagbuntis ang isang nanay, nagkikrave ka ng food kasi kailangan mo nourishment. Pero hindi ibig sabihin, pag nagkikrave ka ng puro mangga, mangga na itsura ng anak mo. Ang totoo niyan, during pregnancy, habang nagde-develop yung bata, na-atake, na-expose siya sa free radical. Kaya yung bata, naging abnormal ang itsura. Lumabas yan. This is a mutant. Tawag yan, mutant yan. Di ba naiiba? Tao yan, hindi yan Ninja Turtle, ha? Okay.
Ulitin natin, it causes tumor, it causes mutation, and finally, it causes rapid aging. Kanina binanggit ko sa inyo, pag madalas ka na expose sa araw, madali kang kumulubot. Ayan. Gusto nyo magmukhang ganyan? Ayaw. Ayaw? Okay. Ano, gusto nyo marinig ang solusyon? Okay, ang solusyon napakasimple. Ang solusyon ay antioxidants. Antioxidants are free radical scavengers. No? Ibig sabihin, itong antioxidant, hinahunting niya ang free radical para in-neutralize niya. So pag na-neutralize na ito, hindi na siya makakasira sa ating katawan. Now, let me show you a very simple demonstration. Now, meron ako ditong betadine. Ito yung gagamitin ko for demonstration kasi kanina binanggit ko sa inyo yung pinakamatindi na ramdaman nyo is chlorine. Naalala yung chlorine? Okay. Ngayon, hindi tayo makagamit ng chlorine kasi ang chlorine ay isang gas. So, gagamit tayo kapatid ng chlorine which is iodine. No? Ngayon, para sa inyong kaalaman, bakit siya naging kapatid? Kasi kung maalala nyo yung periodic table ng chemistry nyo, ang chlorine tsaka iodine magkapatid yan sa isang family. So, pareho silang free radical, no? Yung iba, pag sabi ko palang chemistry, sumimangot na eh. Mga bulakbul talaga, no? Magka-cutting class. Ngayon, eto meron akong antioxidant. Nakita niyo yung color? Hindi ko natatanong anong kulay. Kasi last time tinanong ko, tando ay daw. Ngayon, mas madilim, ano, imperador na. So, alam nyo na kung anong kulay yan. Ngayon, eto. Ang hinalo ko ay isang antioxidant. Now, look at what will happen. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo maigi. Medyo mahina siya kasi naparami ang buhos ko. Pero what's happening? Kita nyo? Ano yung na-neutralize ng antioxidant ang free radical? Hindi nawala ang betadine, hindi nawala yung iodine, nandun pa siya. Kaya lang wala na siyang bisa. Saan ginagamit ang betadine? Sugat. Ngayon, iyon, ibuhos mo sa sugat, hindi nagkakit. Kasi wala na siyang bisa. Nakuha nyo? So yun yung representation ng piliwanag ko. Narintindihan nyo na yun. Anong kailangan natin para sa free radical? Antioxidant. Ito yung binuhos ko. Malakas ba siyang antioxidant? Yes. Okay, ngayon, tanong. Saan tayo kukuha ng antioxidant? Saan kayo kukuha ng antioxidant? Our body produce antioxidant. Kung hindi ka gumagawa ng antioxidant, patay ka na. Pero ang tanong, are you producing enough antioxidant o kulang pa? Kulang na kulang sa daming pollution na yon, sa daming mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Kulang na kulang yon. Sabi ng World Health Organization, you need to eat at least 5 kinds of fruits and vegetables every day in order to supplement your antioxidant. 5 klaseng prutas, 5 klaseng gulay. Can you do that? Kaya nyo bang gawin? Yes. Ha? Malabo. Ang klaseng prutas. Gulay pa lang yun. Hindi pa kasama ang prutas. Diba? So medyo malabo. No? Medyo imposible. So let me introduce our first product. Ang unang produce natin, itong binuhos ko. Yung binuhos ko is complete phyto-energizer. Ito, 12 fruits, 12 prutas, 12 gulay, 12 mushroom, and 14 green foods. Bilangin nyo yan. Ilan lahat yan? That's 50. Ang sabi ng World Health Organization? 5 at 5. 10. Sa atin, 50. Malakas ba siya? Phytochemicals. 16,000 phytochemicals. Nalala nyo, nagpauso ng phytochemical. Ang Del Monte pineapple.
referring to the pineapple. Ang isang pinya, hindi lalagpas sa 3,000 phytochemicals. We have 16,000! Mas malakas siya. Diba? And usually when you say phytochemical, you always refer it to the antioxidant activity. In other words, malakas itong antioxidant. At dahil sa pangalan niyang kompleto siya sa vitamins. Lahat ng vitamins na kailangan ng katawan mo, nandyan. Kompleto siya sa minerals. Kompleto siya sa amino acid. So, kaya nga natin tinawag na complete. Lahat ng kailangan ng katawan natin, nandyan na. So, eto, let me show you the fruits, the vegetables, and the mushrooms. Tingnan niyo yung mushrooms natin, ha? Pumunta kayo sa OPP, magtanong kayo tungkol dito sa mga mushroom na ito, malalaman nyo that this is used by Chinese medicine for anti-cancer food. Anti-cancer food ito. Okay? And, of course, we have the green foods. Tingnan nyo yung green foods natin. Nandyan yung spirulina, kasama na rin dyan yung wheatgrass, kasama na rin yung barley. Nauso na dati yung spirulina. Ngayon, I think nauuso uli. Nauso rin ang wheatgrass. Nawala na sa uso nga eh. And ngayon, ang pinakasikat ay yung barley. Ngayon, tanong lang, pag bumibili kayo ng wheatgrass, ng spirulina, ng barley, magkahalo ba sila? O isa-isa? Isa-isa. Eh bakit pa kayo bibili ng tigi isa-isa? Samantala ito, kombinasyon na! Maganda ba? Oh yun. Palakan nyo naman ang ating produkto. Ngayon, matanong kayo, sino dito, mga distributors, pwede po magtaas ng kamay? Okay. Sa mga distributors na ito, sa mga distributors dito, sino sa inyo nakapag-share ng ating product sa may sakit na gumaling? Ang dami. Ang dami. Siguro naman hindi kayo magkakakilala lahat. Di ba? Siguro naman iba-ibang sakit yung mga napagaling. Ibig ba sabihin itong ating complete cure all? Yes. Hindi. Hindi natin pwede kayong na-cure all. No? Kasi, gusto niyo malaman anong sekreto ng complete? Bakit gumagaling yung mga tao? So, yung malaman? Yes. Anong sekreto ng complete? Wala. Complete lang siya. Complete nga! Ay, kompleto nga sa salat ng sangkap na kailangan ng... Ngayon, may trangkaso ako. Nag-hatching ako dito. Miss, palagay niyo may mahahawa kaya? Yes. Lahat ba kayo mahahawa? Yes. Ha? Yes. Hindi. Ang mahahawa, yung mahina. Tama? Yung malakas, hindi mahahawa. Ano yung malakas at mahina pinag-uusapan natin? Pinag-uusapan natin ang immune system, ang resistensya natin. So, yung malakas ang resistensya, hindi mahahawaan. Yung mahina, yun yung mahahawa. Di ba? Paano natin pinapalakas ang immune system? Paano natin pinapalakas ang resistensya? Anti-oxidant. Malakas bang anti-oxidant ang complete? Yes. Sa palagay nyo, kailangan nyo ba yung complete? Okay. Ngayon, pangalawa, we have the ability to repair. Pag may sira ang katawan mo, nagkukumpuni yan. Example na lang, ito, very evident. Pag nasugatan ka, naghihilom ba? Hindi. Ibig sabihin, nagre-repair yung sugat. Tama? Ang nakita natin yung sugat, yung sa loob, nagre-repair yan, nagkukumpuni yan. No? Pero ito, tanong ko. Nakapagkumpuni ka ba ng sira na wala kang pyesa? Kaya bang kumpuni ng sira, wala kang pyesa? Ha? Kaya ba? Hindi. Example na lang. Ito na lang. Sabihin natin, magaling ka umayos ng cellphone. Halimbawa lang, ha? Magaling ka umayos ng cellphone. Sira cellphone ko. Ayusin mo nga ngayon? Ngayon na. Kaya ba ayusin? Paano mo aayusin? Hindi mo nga mabuksan. Wala kang screwdriver. Nakuha niyo yung point na sinasabi ko? You need to have tools. You need to have spare parts. In order to repair. Tama? Eh, yung complete natin, kompleto ba siya? Yes. Lahat ba na tools saka spare part nandito? Yes. Maganda ba o napakaganda? Napakaganda. Sa palagay nyo, kailangan nyo ba ito? Yes. Very good.
Now, kung nagagandahan kayo sa complete, may mas maganda pa tayo dyan. Mas grabe. Anong ginawa natin? In-upgrade natin yung complete. Pinaganda pa natin. Linabas natin yung C24/7. Ano meron sa C24/7? Laman ng C24/7, complete pa rin. Kaya lang, dinagdagan natin yung sangkap. Sabi ko nga sa inyo, in-upgrade natin, pinaganda pa natin, dinagdagan natin ng anti-aging tsaka longevity formula. So, ibig sabihin, nandiyan pa rin yung complete na laman. At dinagdagan natin ng sangkap. Dahil dito, ang 16,000 naging 22,000 na. Walang reaction? Ibig sabihin, mas malakas siyang antioxidant. Di ba? Okay. So, sabi ko sa inyo, complete pa rin yung laman niya. At ngayon, mas malakas siyang antioxidant. So, anong ginagawa nitong ating anti-aging tsaka longevity formula? Anong ginagawa nito? Ito, ang unang-unang gawin niya, pag ininom mo yan, ang unang mangyayari, lalambot ang dugo mo. Ano ibig sabihin pag malambot ang dugo? Mas madali siyang umikot sa ating katawan. Dahil madali siya, malambot siya, di ba? At dahil malambot siya, kahit na yung malilit na ugat na kasing lipis ng buhok, kaya niya i-penetrate. Ano mangyayari? Gaganda ang sirkulasyon. Pag maganda ang sirkulasyon mo, mas maganda ang paghatid ng sustansya sa buong katawan. Tama? Yes. Okay. Pangalawa, dahil malambot ang iyong dugo, ano mangyayari sa puso? Mahihirapan pa ba siya magbomba o napakadali niya ibomba? Di madali na siya ibomba, nakaka-relax ang puso. Diba? Pag nakaka-relax ang puso, ano nangyayari? Yung blood pressure mo bumabalik sa normal. Diba? Maganda ba yun? So, sino makikinabag dito? Mga tao may sakit sa puso. At dahil dito sa formula na ito, ano mangyayari? Pinapaganda niya yung metabolismo ng katawan. Ang ibig sabihin ng metabolismo, yung paggamit natin ng energy. So, kung gumaganda, ibig sabihin, yung paggamit ng asukal natin sa katawan, mas efficient. So, pag efficient yung paggagamit ng asukal, ano nangyayari sa blood sugar mo? Pumababa. Maganda ba yun? Kung sino makikinabang dito? Mga diabetic din, right? At eto pa, ang C24/7, ginawa nating alkaline. Ano ibig sabihin alkaline? Kabaliktaran ng acid. Sino sa inyo naniniwala na acidic yung katawan nyo? Eh, wala acidic katawan nyo. Okay, baba nyo na kamay nyo, wala naman kayo basihan eh. Taas naman kayo ng taas ng kamay. Para malaman nyo kung acidic kayo o hindi, depende yan base sa madalas nyong kinakain. Pag mahilig kayo ng karne, carnivorous person, o meat lover, ito ang nangyayari, ang katawan mo nagiging acidic. Pag mahilig ka naman sa fiber, sa mga gulay, ang katawan mo nagiging alkaline. So alam nyo na ngayon kung acidic kayo o alkaline, base sa madalas yung kinakain. Tama? So sa susunod, huwag kayo basta-basta magtaas ng kamay, ha? Ito. Ano significance ng sinabi ko? Study shows that if your body is acidic, you are more likely to develop cancer. In other words, ang taong acidic, mas madaling kapitan ng cancer. Are you following? So, alam nyo na, kung acidic kayo, madali kayong magkaroon ng cancer. Okay? Fiber. No? Ano yung fiber? Fruits, vegetables, nuts, and beans. Eh, kung hindi mo magagawa, dahil palagi ka kumakain sa Jollibee, sa McDonald's, wala. Di ba? So, ano mangyayari? You can take C24/7 in order to neutralize the acid in your body. Maganda po ba yun? Okay. Ngayon, meron pa tayong ibang feature. Ang C24/7 at lahat ng gamit natin ay V-cups, vegetable capsule. Anong kaibahan ng vegetable capsule sa gelatin capsule? Ito yon. Ang V-cups, sa loob ng 15 minutes, lusaw na. Samantala, ang gelatin capsule, matagal malusaw. Ngayon, anong kwenta ng
produkto, pag hindi siya nalusaw, di siyempre, nandun sa loob lang, sayang yun, di ba? Imagine nyo, bumili kayo ng gamot sa mercury drug. Ang halaga ng gamot ay 250 pesos. Ininom mo pag mahal ba yan? Mahal. Anong gagawin mo? Gamit natin V-cups. Parang candy siya na soft candy. Na hugis orange. Tapos, chewable, no? Chewy siya, chewy, no? Sino yung nakatikin lang po yan? Meron siyang fruits and vegetable extract. Okay? At hindi lang po yan, wala siya. Gusto ko nila, pinat naman tayo, yung mga babies natin, pinapainom natin multivitamin. Meron kami isang brand. Vidailin, ewan ko kung naalala. Alam niyo kung meron pa na yung Vidailin, no? Yung Vidailin, at that time, nung pinapainom namin yung babies namin, alam mo, nagkakaroon sila ng skin rashes, o kaya tinatawag skin asthma, ay mag-ranging from 1 to 3 candy or gummy a day. 1 to 3. So, ito lang ang warning ko lang po sa inyo. Pag umpisa nyo bigyan yung anak nyo, itago nyo. Malang reaction. Itago nyo kasi uubusin ng bata yan. Masarap eh. Yeah? Wala nyo? Hindi nyo kuha yung joke. Now, let me introduce Vida. Vida. Itong Vida is a grapefruit drink. No? Itong Vida na ito comes in a sachet na powder form. Ihahalo mo siya sa tubig, half liter o kaya 500 ml. Lalo na pag malamig na malamig. No? Masarap to. May ice, masarap to. And ito ang kagandahan ng ating Vida. Wala siyang sugar. Ang pinampatamis natin ay stevia. Stevia is a plant na kung saan itong extract ng stevia gives you a very sweet sensation sa bunganga. Kaya akala mo matamis. At ang kagandahan nito, it has zero calorie. Walang calorie. So maganda ito, pwede ito sa mga, what? Mga diabetic, di ba? Okay. Ngayon, ano meron dito? Sa Vida. Ang Vida natin is a combination of lycopene and resveratrol. Naalala niyo yung resveratrol kanina, yung C24/7? Yung pinapasikat ko actually is resveratrol. Good for the heart, pampalambot ng dugo, ano pa, pampaganda ng metabolism, bumababa blood sugar, tama? I-combine mo with lycopene. Naalala niyo yung lycopene? Sino nagpauso ng lycopene? Si Tessie Tomas. Di ba? Naalala niyo yung commercial ng Tessie Tomas? Anong binibida niyo doon? Yung tomato sauce. Right? Tomato sauce ba o tomato ketchup? Pareho lang yun. Basta tomato. Ano meron doon? Lycopene. Ano sabi niya? Lycopene is good for the heart. Imagine mo, yung resveratrol, good for the heart. Ito, dagdagan pa, another good for the heart. Palagay niyo, ano kaya mangyayari? Very good for the heart. Di ba? At ito, hindi niyo pa alam. Ang lycopene is good for the eyes. Lycopene is good for the eyes. Para sa mata. At ito,
study shows. Way back mga 80s pa, alam ko na itong study na ito. Sabi dito sa pag-aaral, if ang lalaki kumakain ng 5 kamatis araw-araw, naiiwasan niya ang prostate problem. Ano meron sa kamatis? Lycopene. Lycopene. Ito, pakinggan nyo. 80% of male cancer cases are usually prostate in origin. Malinaw sabi ko? 80% ng cancer cases sa lalaki usually ay prostate. Ibig sabihin, pag isang lalaki lumapit sa akin, sabi may cancer siya, malamang mahuhulaan ko yung prostate yun. 80% eh. Parang babae, 80% ng cancer cases sa babae ay matres. Di ba? Intindihan nyo na? So, maganda ba itong lycopene para sa mga lalaki? Yes. Maganda para sa mata natin? Yes. Maganda para sa heart? Yes. Dagdagan pa ng resveratrol? Maganda sa diabetic? Tsaka sa heart pa rin. Di ba? Maganda ba ito ating vida? Yes. Okay. At ito pa. Itong vida, ito lang ang merong human scientific study. Hindi daga, hindi mature. Ang ginamit pang-aral ginamitan ng tao. At sabi nito, if you take vida, pag uminom ka ng vida sa loob ng isang oras, makakaranas ka ng arterial tension. So, sino makikinabang ito? Pinakamatindi makikinabang ito ay yung mga tao may sakit sa puso. Maganda po ba ito? Yes. O, ay, sasaksak niya yung data na collect niya sa computer. Alam niyo yung makikita ng computer? Lilitaw ko ano itsura ang iyong kabaong mo. Hindi, totoo yun, no? This is critical ka na, no? Delikado, delikado ng buhay mo yan. So, katulad yan. Ito itsura niyan. Now, alam niyo, para nyo makuha ito, yung profile na ito, kailangan pumunta kayo sa hospital. Magpapa-confine kayo. Tapos kinabukasan, sasaksakan kayo ng dye. Yung kulay, no? Sa dugo. Huwag natin sasapende kung saan hospital ka. Ganun katindi ang gagastoy mo para makuha mo ito. At it is very invasive. Ibig sabihin, ang daming saksak sa'yo. Samantala, ang ating cardio pulse, uupo ka lang, ikiklip lang sa daliri mo, sa loob ng 3 minuto, you can get the profile. The same as angiogram. Maganda pa ba yan? Ito kasi, ang hindi nyo kasi alam, ito yun eh. Brain stops to develop at the age of 90.
pag dumating ka, sa edad ng 19, hihinto na ang development ng brain mo. Sinto-sinto ka, pagdating mo na, marami, namamatay na utak mo. Kasama doon sa namatay, yung memory. Kaya nagkakaroon ka ng memory gap. So yun yung role ng ating DHA. Kailangan ba natin yon? Kailangan ba natin? Oh yes. Ngayon, pagdating naman sa omega-3, ano naman ang omega-3? Ito yung good oil. Tingnan nyo yung ugat natin. Kata tayo maganda yun, di ba? Malinis ang bara. Dahil sa bad cholesterol. Saan galing yung bad cholesterol? Alam nyo ba kung saan galing yung bad cholesterol? From saturated fat o yung bad oil. Okay? Paano mo malalaman saturated fat saka unsaturated fat o yung good? Ang unsaturated, yung good. Saturated, yung bad. Coconut oil, palm oil, taba ng baboy, manok, baka. Yun ay mga saturated fat. Paano mo malalaman? Ipasok eh, pag natulog ka agad, ibig sabihin pag natulog, tumigas. Bad yun. Canola, corn, tsaka itong matagal bago siya tumigas. Lumalabo lang. Yun yung good. Intindi na? So, ang bad cholesterol gives rise to bad, bad oil gives rise to bad as blood pressure mo. Ito yung dahilan ng high blood. Pag ikaw may ganitong condition, ang isang tao may ganyang condition, ano iniinom? Umiinom ng gamot katulad ng Catapress, Calciblock, ano pa, Adalat, ano pa, Norvas, ano pa? Lahat ng block. Anyway, anong ginagawa ng gamot? Ang gagawin ng gamot is open the arteries. Bubukas siya. No? Para dumaan ng maayos yung dugo. Bababa ang blood pressure mo kasi lumuwag na yung daanan. Right? Pag wala nang epekto ng gamot, habang buhay. Di ba? Anong ginagawa ng gamot? Yung ba sagot sa problema mo o yun ay remedyo lamang? Remedyo lamang yun, hindi yung solusyon. Kasi the moment you stop taking this medicine, possibly, right? Samantala, ang ating colidus, anong ginagawa ng colidus? Sabi ko kanina, it increases the good cholesterol. Habang tumataas ang good cholesterol, ano nangyayari dito? Unti-unti siya, nabubura. Pre-reverse. At kagad, pre-reverse natin also is slow. Kaya kailangan, isabay niyo pa rin yung maintenance niyo. Pero anong binibigay ko sa inyo? Solusyon o remedyo? Solusyon. Mabagal lang. Konting tiyaga lang. Maganda. May napakaganda niyan. Ito pa, mayroon tayong Restore Life. Itong Restore Life, ang laman nito is resveratrol. Yung pinaliwanag ko sa inyo sa Vida, resveratrol yun. Yung pinaliwanag ko sa inyo sa C24/7, resveratrol din yun. So, ito yun. No, ito yung hinalo natin doon. Kaya lang, ito mas matindi ang timpla kasi purong
siguro ito, compare mo doon sa C24/7, tsaka sa Vida. No? Intindihan nyo? So, mas mataas ang blood sugar mo, dito ka na. Yan, sabi, hindi kung inom ka nito, sexy ka na. Kasi, kailangan mo sunugin yung excess fat mo. Tinutulungan ka nito. Good for the cancer cases. Hindi siya basta-basta magkakalat at Alzheimer and diabetes. Okay? So, ito ang kanyang feature. Next, we have Slim and Trim. Para saan po? Ito yung pampasexy. Para ito sa mga taong masisiba kumain. Kailangan dumaan sa atay. At yung atay, magmamanufacture, poprosesor niya ng iba-ibang klase ng chemical para sa iba-ibang parte ng katawan. Tignan nyo. Na katulad ng lahat ng proseso, may mga tapon. May mga waste. Imagine nyo, halimbawa, nagtatahi ka. Hindi ba pag nagtatahi, walang naglilinis? Ano mangyayari sa'yo? Dadating yung pa doon, punong-puno ka ng litas. So, hindi ka na makatrabaho. Tama? Ganun rin yung atay natin. Pag hindi nalilinis isa niyan, nagkakasakit siya. Ano ang panlinis natin dito? Gusto niyo malaman? Ito yun. Kasi ito kunwari ang glutathione. Ginamit ng atay. Sabi ng atay, busog na ako, okay na ako, nalinis na ako. May sumobra. Itong sobrang ito, ito ang magpipik. Okay? So kung wala nang pumapalit sa kulay, unti-unti ka pumuputi. Intindihan nyo? Kailangan mo sumobra. Pag lahat ito ginamit ng atay, walang sumobra, hindi ka nata puputi. Kasi wala nang pipigil eh. Nakuha nyo? Okay. Ngayon. Ano yun? Ano ba? Baka mo may sabi, ay, pampaputi yan. Sige. Laktakin ko na. Ubusin ko na yan. Bukas puputi na ako. Hindi mangyayari yun. Malinaw po? Yes. Eh, so, pinakasikat yan. Yung meta. Patay yun. Di ba? Meron. Glutamax, Glutapower, Super Gluta, yung mga ganon, no? Wala akong sinisira ang kumpanya dito, ha? Pero ito yung hindi nyo alam. Sira sa
Wala. Masa ka pang pumuti. Hindi ka puputi. Eh. Wala na nga nakakarating sa atay. Eh. Kaya what we did is we come up with the product that is you spray it under the tongue. Ako, yung iba nakatingin sa ngipin. Hindi ba maraming ugat? Pag yung taong inaatake sa puso, saan mo dinalagay ang gamot? Ilalo ng dila, sublingua. Hindi na kailangan dumaan sa tiyan. Diretso na siya sa dugo. So, ang ating white light, you spray it under your tongue, spray it 3 times. Tatlong puff, let it stay for 1 minute. Huwag niyo idura. Sayang naman. May mga component like apple polyphenol. Swallow it. And I assure you that the glutathione is absorbed directly into the blood. Masisira ba siya? Masisira ba siya? Hindi. Hindi na. Kasi hindi naman siya dumaan sa tiyan eh. Diretso na siya sa dugo eh. Maganda. Ito, perfect white. Ito, pampabeauty na talakot. Ano meron dito sa perfect white? Meron siya sustained peptide. Ito sustained. Peptide. Hindi pa ito glutathione. Magiging glutathione pa lang siya. Ibig sabihin, pag ininom mo ito, i-convert pa. No? Eh, sabayan pa ng white light. Itong astaxanthin natin is 5 times more powerful than lutein. Limang ulit ang lakas niya kay sulutin. Eh bakit ka pa bibili ng lutein? Ito mas malakas. Diba? Ang gusto. Support tissue sa ilalim ng balat. Pag dumadami ang collagen, ano nangyari? Nababatlak ang skin mo. Pag nababatlak ang skin, nababawasan ang linya. Yun yung logic doon. Ito yung tinatawag natin, botoxless facelifting. Alam niyo yung ibig sabihin ng sa muscle, pag naparalyze ang mga kana naman. Eh, kailangan isaksak sa sabi ko, ipaparalyze niya yung muscle. Eh, kung mali ang pagsaksak, naparami dito, napakonti dito, ano mangyayari? Hindi lang sa Pilipinas. In the world that is alkaline. Ito. Yun, living coffee.
Ngayon, marami nang gumagaya sa atin ngayon. Pero ano nyo? Ano meron dito sa... Bakit? Bakit ba? Mik! Complete siya! Hindi ba? Ito lang yung kape natin na meron. Sinabi ko, pinipigilan niya. Sabi, hindi ko sinabi, pinapatay niya. Kahit magmumog ka ng asido, hindi mamamatay ang mikrobyo sa buong mga mo. Okay? Pero, pag pinipigilan niya, kukonti lang dumadami, hindi masyado dumadami mikrobyo, ano nangyari? Nababawasan ang tooth decay, nababawasan ang bad breath. Okay. Ngayon, nalalaga, gum problem, gilagid may problema. Ang itin, nakasaksak lang yan sa buto. Ang kumakapit yan ay yung gums. Ngayon, gilagid. Kaya minsan, tataka ka, buo naman itin, wala naman siya. Walang bulok, bakit umuuga? Nananasan niyo ba yun minsan? Dahil sa yung gums ang may problema. So, maganda ba yung ating produkto? Yes! Tapos na po ako. Salamat po ang dali niyo. Nabubulol ako. Anyway, maganda ba yung mga produkto natin? Yes! Kamay. Ay, bili lang. Gusto lang bumili. Hindi, kahit hindi ka agad. Tasan ka ba? Huwag yung maya. Wow. May pera ba kayo? Ang susunod na speaker. Grabe ito. Grabe susunod na speaker. You know what? Isa sa training officer natin. Ibig sabihin, pag sinabing training officer, siya ay mga 100 member. Ibig sabihin, salang-sala. Huwag nyo, so, matindi ka pag tinawag ang Speakers Bureau member. Okay? At itong taong ito, isang global ambassador. Pag tinawag ang global ambassador, yun may kumita ng 24,000 a day. Ulitin ko tama. Ha? Parang hindi niyo yan naiintindihan. Gusto niyo bang kumita ng 24,000 pesos a day? Yes! Kala ko ayaw niyo. Yung iba kayo. Isang complete! Sabi ko naman. Papahiya tayo dito. Isang complete! Dalawang complete, tatlong complete, at milyon-milyong complete para kay Sir Adrian del Rosario! Nagulat si Sir. Pwede bang pakipalakpakan natin ang ating biochemist?
Sir Homer Ong. Magaling ba si Sir Homer? Anyway, so before I start, gusto ko lang pong bibihira. Kasi siyempre, magkaroon ng ganito karaming bisita. Pwede bang pakitaas ang kamay yung mga bisita natin ngayon? Palakpakan naman natin yung mga bisita. Bisita natin ngayon umaga. Wag. Okay, wag po kayo mabibigla kasi baka kala nyo kung anong kulto tong napasok nyo. Positive ora. Tama ba? Umaalis yung mga negative. Yung mga masasamang spirito. Tama? Kaya pag may umalis mamaya, alam nyo na kung sino yun, ha? So, talaga ba nagandahan kayo sa products? Yes! Nagandahan talaga kayo sa products? Yes. Use it, Homer. So, specialist ako. Kumbaga sa pag-aaral. Talaga magaling mag-explain yan. Hindi ko po kayo masisisi. Kung talagang napamangha kayo at talagang gustong-gusto ng subukan dahil ang ganda the way he explained the product. Tama po? Pero mas magandang inisip. Huwag mong tignan yung ganun masama. Ang maugali nito. O di ba yung lechon? Paano malalaman masarap yung lechon kung hindi mo titikman? Now, again, kung to validate, you have to try the products. No, now, do you all agree that we will try the products? Yes. Yan. Pero, warning ako po yung mga bisita natin. Yung iba po kasi paglabas, sabihin, inimbitahan, di ba? Tapos sabihin sa nag-invite, huy, sabi nung pangalaw, penge lang. Yan. Now, kung bibili niyo po, kung kayo po bibili, I encourage you na mag-member na rin. Okay, why? Kasi pa nag-member po kayo, you get to have or you get to try the products. Masusubukan nyo po yung products. Bakit? Sa negosyo, malaki ang kita. Tama po? Ang tanong, paano magne-negosyo at paano magme-member? Interesado po ba kayo? Oh, can you say how? Talaga, interesado pa lang. Sabagay, hindi nyo pa nakikita eh, no? Ang kailangan nyo pong unang gawin eh, bilin, wag mo naman didilin yung paningin niya. May bibilin pala rito, pambira. Sino ba yung masamang espiritong nasa? Bilin package. This is, kumbaga, ito na yung pinakaunang puhunan mo. Tama po? So, in any business, you need capital. Tama po? Meron ba kayo nalaman negosyo, walang puhunan? Wala, nang balik niyan, di ba? Ay, puhunan eh. Magkano? Wag mo nang mandidilim ang paningin.
Yung iba't awan. Kasi nung umatin sa ganito, nandun ako sa likod, pagsabi, sabi, sino ba yung demonyo sa harap na yan? No? Tanong po, ba ito? Yung totoo, honest? Ha? Ano malagkit? Malaki, maliit? Malaki, no? Malaki yan pag gastos. Tama ba? Kasi ang 1,000 lang yan, gastos, malaki yan. Tama po? Pero kung negosyo, aba, maliit po ito. Sa bonus pa lang, bonus. Can you say bonus? Gusto niyo ba ng bonus? Oo naman. Ang bonus, pag lumaki, pinagbutihan mo ang pagpapatakbo ng negosyo, dadating yung pwede po kayong kumita ng 500,000. To be exact, 570,000. Neto per month. May tanong po ako sa inyo. Malaki po ba to? Yes. Aba, kung malaki sa inyo to at malaki yun, anong maliit? Tama ba? So ang gusto pong sabihin sa inyo, ano muna? Lumiit. Yes. Madali po ang kausap. Ayan, 798. Liit, oh. Oh, malaki, maliit. Oh, liit. Depende lang sa pagkakasulat. Lumiliit yan kasi po may kapalit. In fact, pagbayad niya, you'll be getting back 1,500 to try all the coffees. Meron pong mga sample. Package 1. Kung gusto niyo naman po, mas maraming C24/7, package 2. Pag gusto niyo naman, mas maraming vida. It's up to you. Okay, basta ang maliwanag, click po sa inyo at an average ang bawi o di o bawi. Hindi pa, kulang. Plastic. Hindi pa. They added value. The company added value. Kuha ka ng kulugurito. Okay lang walang tubo. Kapamilya yan, kapuso yan, kapatid yan. Tama po ba? Okay lang kasi, kahit wala pong tubo, lahat ng products merong points. Yung points po, nagiging pera. O, di okay lang kahit wala ng tubo. O, dito po sa lahat ng nanonood, pwede bang malaman sino ang gusto niyo magbukas na kayo ng bank account? Di member na kayo. Bibigyan namin kayo ng 200,000. Kaya lang, bago nyo makuha, kailangan maaksidente ka muna. Hindi, grabe mo ako na yung assurance. If something happens to you, merong may iiwan sa kapamilya mo. Is this a good news? Yes.
No, ako, hindi na ako, share ko po sa inyo, sa grupo po sa UV. So, syempre, nagkakatuwaan siguro. Lumipat sa kabilang lane, tumaob. Pag naalala ko, nalulungkot ako. 11 yun lang. Naman, on the spot, patay yung walo. Yung tatlo po doon, kagrupo namin, ang babata, kumikita ng first a month average. Estudyante. Oh, nangyariya. Kumuha. Tas kami na rin mismo, dahil kasama, nagdala doon sa bahay. Siyempre, hindi maatim ng mga magulang, lalo na yung isang tatay. Pag may na po, pag dinig ko yung tatay, umiiyak eh. Ay, ito. Ito na yan. Ay, hindi aso. Hindi kasi, di ba, pag otaol? Pag bukas ng otaol, lalong umiiyak. Bata mo po, what na maikaw? Ang dami naman dyang matanda, tumingin sa akin. Buti na lang. Pag sabing matanda, nakailag ako. Sabi ko doon sa kasama ko, huy, matanda, ikaw na lang daw dito. Sabi ko, tayo naman, parang gusto nyo kami mamatay. Huwag na kayo malungkot kasi anak nyo naman, member ng AIM Global. Ano naman? Sabi ko, gusto kong patulan. Kaya lang, baka magtago. Di ba? Sabi ko, dahil member po yung anak nyo ng AIM Global, may makukuha po kayong 200,000. Sabi, nandito ako eh. Nagtama yung mata namin. Di ba pag umiiyak, may luha? Yung luha ko pagod ako dun. Hindi, seryoso po. At least, kasi yung pagdadalamhati na papaikin lang po, 50,000. Okay? Oh. Oh, sabi, grabe niya. Negosyo natin, ganda. Pambira, hindi po yan. Hindi po, yan pala, ang ganda na eh. Tama ba? Ay, grabe, late naman niya, 10,000. Mahal-mahal na magpalibing. Hindi, huwag mong palibing, di ba? Hindi, ibig ko sabi... Ibig ko... Kagad, di ba? Hindi, ibig sabihin, di ba pwede naman yung lutuin? Ay, lutuin yung... Sulugin. Sulugin, yung parang cremation. Pwede nyo, 10,000 lang yan. Hindi pa rin... Pwede. So, ganun ba? O di, half-cook nyo. Lang. Ano? May itsura ng half-cook na patay na. Boss! Half-cook lang ha. 10,000 lang pera ko. Kawa yung mga ganun. Di ba? Tapos, okay, yung mayroong lumaragas sa ang pison na sa gasaan na bali yung paa mo. Ang bilis ng pison eh. Di ba papasimento mo yan? So, merong corresponding expenses. Tama po ba? May 10,000. Pag 8,000, walang sukli, ha? Di ba umihingi pa sukli? Pag 5,000, you add 2,000. So, 10,000 lang po. Huwag nung gawing negosyo, ha? So, ulitin ko, ha? Eksakto. Okay, hindi po lalampas. Kaya kung ma-aksidente ka, tantsahin mo. Parang okay to, parang 10,000 lang to, aksidente to, pwede. Again, this is protection. I'm not saying gamitin niyo po
Ito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes. Added value sa binayaran mo. What else? Magkakaroon po kayo ng check. Che-check yung isang, pag umihi ka, isang balde. Tapos yung dugo, isang timba. Para malaman kung talagang healthy ka. Malaman yun ang ikamatay mo. No? So, dental, vision, lahat po, che-check up in 1,000 pesos. Again, added. Kada kayo mismo may sakit. Diba? Alam mo, ganda ng pato. Mamatay na yata ako. Hindi maniniwala sa'yo. Okay? Meron din pong tracking center. So, ganun, no? Secretary. Kahit nasaan ka, updated ka. So, parang ganito po. Sino ba may Facebook dito? Tatlo lang? Yung iba ka lang. Friendster! Mayroon pa ba nun? Pag real time, video ba sa lugar ninyo? Marami bang video? Yes. Oh, ang ganda pa sa video extended ang service. Tama po? Lalo na sa mall. So, kasama na. Uulitin ko, dahil may ATM. So, yung ATM machine. ATM machine ba yun? ATM card. Okay. 200 pesos ng binayar mo. Walang handa. Galing, no? To sino? Longganisa. Sir, ba't mo? Nabiro lang po. Alam nyo, embutido. Sir, lang ba? Sir, pahiram lang, ha? Hindi ko makakuha. Okay. So, lagay ko muna rito. Ngayon, ano ba pong kasama? Score? Sino? Kamay. Ayan, bayaran ng tuition fee. Ang good news, kasama po itong certificate. Ito pong certificate. Meron po tayong ka-tie-up na eskwelahan. All over the Philippines, that's close to 400 schools. Pag ito po, binigay mo, bigay, may corresponding discounts sa tuition fees. Nagre-range po from 30 to 100% off or discount on tuition fees. Ito po hanggang makagrad. Po siya isang SEM, 100% off. So kung 10,000 50% off per SEM, magkano lang babayaran? 5. So, kung 2-year course, that's 4 SEMs, magkanong savings? 20. Malaking to. Kasi ang babayaran mo, ito lang. Loans po, nag-range. Marami po kasi, meron ko nilis po. Hihingi lang po kayo ng list sa nag-invite sa inyo sa third floor or sa webpage po, website natin. Makikita nyo po dyan lahat ng accredited schools natin. Ito po, ang maganda rito, walang time frame. Kasi iba sinasabi, maliit pa yung anak ko eh. Kahit elementary pa po yan, itabi nyo lang po ito kung sa kolehiyo pa po gagamitin. Pagdating ng college ng bata, ibigay, then pwede din gamitin. Kung high school, ganun din. Kahit gagawin pa lang mamayang gabi yung bata. Wala tayong angle. Dapat po ma-maintain nung gamit ang grade na 3 at 75.
Ha? Ayun. Yun ba yun? Sabi niya yun. Niya, yung kaya, ibig sabihin po. Ipasa niyo lang. Linya yung ganitong klase ng negosyo o ginagawa. Kasi kasama po sa binayaran nyo ang free training. In fact, kaninang alauna, meron training. More than 4 times a week, nagko-conduct po ng training. So, tuturo po sa inyo kung paano gagawin yung negosyo. So, again, huwag po kayo mag-alala kung hindi nyo po linya to. So, may tanong po ako sa inyo. Malibayad kayo, nag-member, mahirap yung naglab tangible products. Sa atin po, sa produkto pa lang, bawi. Ang bawi na eh. Tama po? Tapos, ang dami ba pong perks o value po? Ang dami. Eh? Yung gusto yung dagdagan yung kita. Ang dami. Yung walang pakialam kahit ano itanong ko. So, umakiin po natin. Yung number one, yung retailing. Ito po yung pagbebenta o pag-share nung sila nagtrabaho o pwede kang kumomisyon from 5% to 30%. And of course, lastly, yung royalty income. Now, daanan po natin ang mabilis. Number one, yung benta-benta. Hindi ko masisisi yung ibang tao. Ang gawin nyo, kasi usually yung mga nagbebenta, iniisip po lang agad. Kita. Tama? Para po hindi kumita ka ng ₱1,000. Malinaw po ba? Ang matching bonus ay karagdagang kita dahil meron kang isa sa left, isa sa right, tuwing merong match. So, malinaw po ba yung 2,500? Malinaw ba yung matching? So, tuwing may match, may pares. Sa ilalim mo, meron kang 1,500. Halimbawa, Adrian, wala ako. Ikaw yung nasa pinakatuktok. Busy, may trabaho. Yung dalawang inimbita mo, pareho mo bang bis? Pwedeng libre yan. Tama po ba? Kanan. So, may inggit ba to? Kung siyempre, sinong aayos? Ayaw sa 2.5. Tama ba? Kung ayaw nyo ng 2.5, bigay nyo sa akin. Okay, so nag-imbita siya, 500. Kumihing bawat match sa ilalim mo. So match po ba yun? 1.5 ka. Match po ba to? 1.5 ka. Ang susunod na kita mo is 3. Ang singa ni bilang po ay match. So, kahit hindi ikaw basta nag-match 1-5. Tanong, dapat ba pantay-pantay? Kailangan ba, Adrian, pantay? Paano kung mas mabilis bagay?
nagustuhan lang niya ATM. Kaya sumali, gusto ko magka-ATM. Mag-imbita kayo, ayoko, basta ATM. May ganun eh, di ba? Iba-ibang needs, no? Merong ganun, di ba? Alam mo, may ATM yan, tama po? So, ikaw, hindi mo pwedeng sabihin, hoy, ba't ang ba? Agal ninyo. E kung sumagot to, hindi kami mabagal. Ang bilis lang nila. Oh, yan, di ba? So, wag po kayo mag-alala. Kahit hindi yan pantay, hali 1-5. Sino yung gusto nung ganun? Ina-armalite ng 1-5. Sarap ko yan. No, pag gising, aray ba, ano nga sa ina-armalite ako ng 1-5 eh. Ang sarap siguro ng pakiramdam nun. Cute pa niya. Ang yung match. So parang baka malugi, isang tao pa lang yan. Oh, okay, nakuha niyo po? Dadaanan ko yan. E paano naman kung maubos, wala na akong ma-recruit, lahat kasali na. Kasi di ba sabi mo dapat, sumali. E paano kung lahat kasali na? Halimbawa, paglabas ninyo sa mamaya, may mahabang pila. Pagsigaw mo, grabing ha. Nang wala na ka ng because of products or pagkasali ng tao at sa kanan, magmamatch po yan. Scenario number one, may sumali sa'yo isa sa kaliwa, isa sa kanan, 1-5. May iwa, and walang sumali. Kaya lang, ang dami pong tao bumibili ng products. Bibilangin yung points pag umabot ng 1,000. Prada, 1-5 ang kita mo. Oh. Oh. Galing, no? And, ito po yung sinasabi ko, eh, hindi, ulitin ko, ha, hindi kaya malugi yung kumpanya. Ito na po yun. This is a proven system. Can you say proven? Anong proven? Ulan. Proven. So, yung proven system, we've been doing this for the lado tayo dyan. Tama po ba? So, halimbawa, sumali kayo. This is a scenario. Possibly po, ba? Pag sumali kayo ngayon or bukas, nagandahan ka, sumali ka ngayon. Makalipas ang, siguro medyo mabagal, mga dalawa ngayon. Posible ba lumaki yung grupo mo at dumami yung tao sa ilalim mo? Umabot ng 500 yun sa kaliwa. Meron kang 150,000. Ngayon, eh kaya nga ba?
kamalu, eh, paano may isang libo, isang libo? Kaya po, bibilangin totoo simula taas hanggang baba, pero meron pong limit na ikaw, and that is the safety net. Maximum of 8 in the morning and 8 in the evening. So in short, total matches ang pwedeng ibayad sa'yo per day is 16. Na 1-5 is 24,000 per day. Tenda. Posible ba yan? Adrian, parang alam ko 2 months. Posible ba yan? Eh, kayo po ang tinanong ko eh. Pag sumali kayo ngayon, after 2 years, tinanong ko eh, posible dumami tao? Sabi nyo, yes. Pag ganyang karami ang tao, tinanong ko kayo, pag, kahit umuwi ka ng maaga, matulog na hindi mo mag-isa gagawin. Imposible yan pag ikaw mag-isa. Kaya lang pag maraming tao, posible. Tama po? Tanong, Adrian, mahirap ba ito? Mahirap ba yung 24,000 per day? Natural. Kasi kakausap pa ng maraming tao eh. I-injanin ka. Diba? Tapos ngayon, tuwan-tuwa. Papakainin mo. Yes, tuwan-tuwa pala. Pak. Tapos papakainin mo siya. Masasalag doon. Pero may tanong po ako sa inyo. May nakausap ako kanina dyan eh. May nakikita niyo ba yung pila minsan, lalo na pag Monday to Friday? Yung mga umuwi ng alas 5. Ang pila yan, napakahaba. Tama po? Pauwi. Average 1 hour pumipila para makauwi. Tanong, mahirap ba yun? Oo. Oh, tama, mahirap yun eh. Mahirap to kasi per day ito eh. Yung 450 nga per day pinaghihirapan eh. Ito pa kayang 24,000 per day? Tama po ba? Mahirap. Taman po ang pinag-uusapan dahil kung madali po ang pagyaman. Pero tatanungin ko po kayo, kaya bang kumita ng 24,000 per day? Sa ginagawa mo? Posible? Pilitin. Imposible? Mahirap? Oh. Chiba, no? Biro mo yan per day? 24? Pag kumikita ka ng 24,000 per day, kahit hindi ka cute, cute ka na rin. Hindi nyo lang alam. Napakarami pong kumikita dito niyan, okay? So, next is your commission. So, yung, ito yung sinasabi ko. Pag nag-imbita ka, so, ito muna, kunyari, 5 yung sumali sa'yo. Tuwing sa production yan, meron kang 10% na bonus. Ang first niya, up to 9, o yung 10th level, meron kang commission. Ang mag-
ganda po rito, yan, ganyang karami yan. Hindi sa'yo bibili ang mga yan eh. Wala kang di-deliver sa mga yan. Pero tuwing bibili, ang dami yan. Tama po ba? Ang commission po rito makukuha every 15th of the month. So meron kang daily, merong monthly. Saan ka pa? Tama po ba? Lahat po ng products, I'm sure naalala nyo, meron. O kahit walang tubo, may point. May promotion pa po rito aside from nagiging pera yan. Sino po ba rito yung naging empleyado o naging empleyado? Taas yung kamay. Di ba po lahat tayo are aspiring for a higher position? What? Commission na naman to, ha? Commission. So, you start as a distributor. If you join today, distributor ka. Okay? Distributor. Pwede po kayong ma-promote to the next level o maging silver executive pagkasama yung naka-build ka na ng 10 points. Pag naka 100 points, gold executive ka na. Meron ko additional 20%. Sa lahat ng sa production ng grupo mo. Sa ilalim, commission. Highest position is global ambassador. Meron kang 1,000 points. Build. Meron kang additional 30%. Ang maganda po rito, this is position. Years ago, may na-meet po ako taga Angeles. Senior citizen na po sila. Isa lang po ang invite nila, dumami yung tao niya. The last 8 months, ang ginagawa lang nila, bumisita po, dito pa lang ha, sa stair step, kumikita po ng 25,000. Bumibili lang, hindi nag-iimbita. Isa lang na-imbita, hindi na nag-iimbita. Bumibili lang ng dalawang produkto, dalawang complete or dalawang C24/7. Monthly, 8 months, hindi pumababa ng 25,000. Okay, sasabihin mo magaling, medyo may edad na, isa nga lang na-imbita eh. Kasi global ambassador po siya. Nakuha niyo po? Sinong gusto ng ganun? Kahit di na malaki, wag na yung 24,000 a day. Gusto ko additional income lang. 25,000 buwan-buwan. Taas ang kamay. Dito pa lang yun eh. Adrian, gusto ko yan. Ang mahirap, 1,000 pan kung ikaw lang mag-isa. Tama po. Uulitin ko, group, di ba? Paano yan? No? Explain ko further. Ikaw to. Posible ba after 2 years, dumami yung tao mo? O pag dumami, halimbawa, dahil medyo mahihain ka o medyo may katamaran ka, ang kaya mong ibenta lang products worth 1 point. Ayoko na. Hanggang 1 point lang ako. Yan na ang todo ko. Todo na yan. 1 point. Di ba 1,000 points dapat? Ikaw, naka 1 point. Itong tao mo sa ilalim, naka 1 point. Ito, naka 1 point. Ito, naka 1. Ito, naka 1. Naka 1. Naka 1. Lahat ng naka 1, ikaw ang may kagagawan. Oh. Bakit? Umabot sa 1,000, di global ambassador ka. Kaya pag... Yan, wala pa kayo. Alam nyo, kaya pag may naka 1, matuwa kayo. Naka 1 point, pambilang naman. So, nakakaintindihan po ba tayo? Eh, paano naman, Adrian, kung isa lang ang nakuha ko? Kasi, sabi mo, dalawa eh. Paano kung isa lang? Posible ba na talagang wala kang makuha isa lang? Halimbawa, ikaw to, tamad. Tarsier, isa lang ka. Kaya ko, hirap na ako. Isa lang, dahil tamad ka, pero may nakuha kang isa dahil may tamad din naman sa mundo. Oh. Second, tas nandun din sa grupo nyo ang hari ng tamad. Tsaka yung nuknu ka ng tamad. Di ba, birds of the same feather, same birds. Kaya lang may mga sa isang lahat kayo tamad. Di ba? Merong lahat. Meron naman isa sobrang kapal ng mukha.
Yung ganun, meron naman tama. O kaya, hindi ako magaling magsalita. Meron naman na kayong sa grupo nyo, kahit tulog, nagsasalita. Benta ng benta. Walang pakialam kasi para sa pamilya ko to, gagawin ko to. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta alam ko, yayaman ako dito. Benta kahit sino. Basta humihinga. Binibentahan. Dumami, kahit siya lang mag-isa, dumami yung tao niya. Umabot sa 1,000 points at naging global ambassador. Kayong lahat ng mga tamad, global ambassador na rin. Oh. Oh. Sabi ng isa, pwede tayo. Ikaw yata yung sinabi. Nakuha niyo po, ang sarap maging global ambassador. Sa US ambassador, sa Canadian ambassador, dahil ikaw ay global ambassador. Oh. No? At, actually, in 25,000 niya is just 2% of what this guy is earning. Magkano kinikita nito? Tama po? Kaya huwag kayo malungkot eh, imahiyain ako eh. Wala na ako. Di ba yung mga ganun, imahiyain ako eh. Ano ba yung negosyo mo? Nakakahiya. Sige na nga, sali ako. Nakukuha niyo po? Yung wala sa'yo, pwede mong makuha sa iba. Oh, yan po. Yung kaya huwag kayo malungkot. Ng pag-asa. Biro mo, yung dalawa, hindi mo pa kaya. Isa na lang. Pag hindi mo pa yan, ewan ko na. Tama po? Sino yung nabuhayan ng pag-aga? Sino yung nagandahan sa negosyo? Taas ang kamay. Wow, talaga dami. Sino yung sasali? Walang ganyan. Ayos eh, no? Alam nyo, Pinas, ganitong ganito. Ito po, daming tao. Panagpresentan kami, yung sali. Maraming nabubuksan ng isipan, maraming pinagagandahan, pero marami rin po ang ano yung nagdududa. Ano mo yung mag Facebook, mag Candy Crush. Ano yung Candy Crush? Tenging ang last, sisingga yung asawa mo. Yung anak mo, kung kontento na sila sa buhay na binibigay mo. Kasi pwede po, ikaw kontento, pero yung asawa mo, hindi makontento sa binibigay mo. Tama po ba? Yung para naman dun sa mga hindi nagtaas ng kamay, huwag niyong titigan yung masama kasi nagtaas ng kamay. Wala. Gusto rin yan. Tama po ba? Gusto rin yan, kaya alam yung product. Sigurado, ganun ang Pinoy eh. Ganda talaga, kailangan makuha muna ako ng dalawa bago ko sumali. Pwede po yan. Hmm? Ikaw to. Hindi muna ako yun, makakakuha kayo ng dalawa. Pero pag nakakuha kayo ng dalawa, tatanungin ka ng dalawa eh, sumali ka na ba? Nagbayad ka na ba? Ha? Hindi pa. Anong ginawa mo? Kumuha muna ako ng dalawa para sigurado. Hindi muna ako nagbayad. Ay, ganun lang ba? Kukuha lang ng dalawa, hindi muna magbabayad? Sus, andali, kumuha kayo ng dalawa. Walang sasali, walang magbabayad.
Wala. Wala. Dami nyo na. Tapos nag-meeting pa kayo dyan sa 7-11. 1 million. 2 million. Tanungin mo kung may kumita na. Wala. Wala pang kasali. Kayo'y marami. Wala. Wala pang kasali. Kasali sa atin eh. Pero maganda. Alam nyo, kaya po ngayon pinakita yung oportunidad sa inyo, ngayon dapat kayo sumali. Kasi maaaring iniisip mo, baka hindi na po available yung opportunity next year. Ready ka na next year, pero yung oportunidad, wala na. Pag nung sasali ka na after 1 year, lahat ng kaibigan, napakarami pang oportunidad sa labas eh. Hindi lang naman aim global. Pero ang tanong, yung skills mo ba match sa hinahanap sa labas? See? Ikaw ba yung age mo, match pa rin? Pwede naman kayo mag-abroad eh. Ay, mumahabol pa oh. Ang dami. Ang dami naman. Dami, no? Mga fans. O mag-OFW kasi malaki ang kita doon. I salute all OFW. Sabi nga ng gobyerno, yan ang mga bagong bayani. Tama po? Pero hindi po sinasabi ng gobyerno, Ilya ang nasira dahil magkahiwala yung nanay nasa abroad, yung tatay nandito o baliktad. Tama po? That is priceless. Ilang dalaga ang naudot ang pagdadalaga? Kasi nabuntis eh na hindi nabantayan ng magulang. Tama po ba? Nakuha niyo po? Hindi mababayar. Dati, isa lang naku, ba't ngayon dalawa? Ha? Ayoko na mag-abroad. Tsaka alam nyo, pag mag-abroad kayo, may placement fee. Wala ka nga nito eh. Magbo-boxing na lang kaya ako. Kasi sa box, si Pacquiao, no? Kahit matalo ka, labanan mo si Pacquiao, laki kita eh. Pero ang tanong, lalabanan ka ba ni Pacquiao? Tsaka babae ka eh. Malamang si Nanay Junice ang kalaban mo. Wag na lang, tataya ako sa loto. Ang laki ng kita sa loto. Tama po? Pero by kinabukasan mo, by chance? Di ba? Ano pa ba? Magtayo kaya ako ng toll gate. Di ba ang daming kotse? Lakaganda negosyo yan, no? Toll gate. Ayoko. Diretso na lang ako mag-empleyado. Pwede po. 3 million to 4 million. Tama po? Depende. Palagay natin 5 million. Pag nag-retire ka at the age of 65, may 5 million ka, anong gagawin mo sa 5 million? Ninegosyo mo rin. Tama po? Eh kung magninegosyo ka pala at the age of 65, ba't hindi pa ngayon? Tama po? Bakit kailangan mo talaga magnegosyo para malaki? Kira po kasi sa mga pabili lang
ketchup, ayan, abutin mo. Pabiling suka, ayan. Maasim ba lang, siyempre, galing dito. Nakuha niyo po. So, hirap eh. Tapos tulog ka, gigisingin. Considering all their options na para magbago buhay, yumama. Man, your skills, lahat hindi ka pwede, kinakalimutan mo ng mga harap. Tama po ba? Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, gawan nyo lang ng paraan yung maliit na 7980. Having a healthy morning. Tapos na po.